Muling naharap sa kontrobersya ang Philippine football team na ASCALS. Yan yung matapos magreklamo ng sexual harassment si dating Philippine Olympic Committee President at anak ni dating Pangulo Fidel Ramos na si Cristina Ramos sa dalawang miyembro ng koponan na si Lexon Moy at Angel Girado. Sa programang unang hirit, dinetalye ni Ramos ang kanyang naging papel bilang match commissioner noong laban ng ASCAL sa Rizal Memorial Stadium kontra Malaysia noong isang linggo. Ang match commissioner kasi, no, yung kailangan pumasok sa changing room, okay. I-check yung accreditation ng mga players no? Kung talaga yung ayan ang player, yung hindi ba nagkapalit ng ano? Yung number nila. Oo, ng number, yeah, okay. Tama nga yung uniform, yung walang dayaan. Make sure na ngunit pagpasok ni Ramos kasamang isang referee at liaison sa dugout, napansin daw nilang maingay ang mga miyembro ng koponan. Nung pagkapasok pa lang namin, even after the introductions, maingay, no, nagtatawanan pa. Yung parang, so, walang disiplina. Oh, walang disiplina, okay. Walang respeto, no. Nung nag-uumpisa na yung team check, no, okay. Yung tinatawag ko na isa yung mga players. Ako naman, no, diretso yung ano ko, yung pag-ano ko naman sa mga players, tumabi si Mr. Lexon Moy sa kanan ko, no. Lumapit sa akin. Eh, hindi ko naman siya pinapansin dahil hindi niya naman, ano pa eh, hindi ko pa naman siya tinatawa. Hindi niya turn. Oo, hindi niya turn, ano? Ang talagang binibigyan ko ng pansin, yung nasa harap kong player, yung tinawag ko. Oo. Tumabi sa akin sa kanan, tapos biglang sinabi, no, na malakas, must be a B cup. Nagtawanan yung mga players, ano? Ano namin lahat yan. Napasin din daw ni Ramos na hindi handa para sa team check ang player na si Girado. Si Mr. Girado naman, pag-check ko, okay, naka-underwear lang, naka-briefs. Oo. At, okay, tinitingnan ko yung ID niya. And medyo nakasuot matangkad siya, siya eh. Nakasuot sa kanya yung ID niya? Hindi, yung binigay lang. Niya, okay. Pero medyo matangkad yung lalaki eh. Ako naman, maliit din ako. Oo. At ang tingin ko naman, syempre, pag mag-check ka ng ID, pababa ang tingin mo. Hindi ka naman titingin ng pataas, mm-hmm. Di ba? Kaya yung mapapansin mo din, di ba, kung anong sinuot niya. Okay. Ganon. At hindi lang yon, nagtatawanan eh. So, kaya, sa akin, okay may lang. May dahilan siya na nahubad siya. Oh. Hindi lang yun. Napastusan ka na doon. May malis. Hmm. Tapos sinasabi ko, gate ni Ramos, ang team check na kanyang sinagawa ay isang formal procedure na hindi dapat bastusin. Yung itong team check is a formal procedure. It is a serious procedure. Eh, nung nandun ako sa loob, nagtatawanan eh yung mga players, ano? At yung sinabi ni Ginoong Moy, wala namang kinalaman dun sa ginagawa namin sa loob, ano? Walang relevance. It was an irreverent and irrelevant statement. Naprotesta pa. Ay naman kay Philippine Football Federation Secretary General Attorney Roland Tulay, nasa disciplinary committee na raw ng federation ang reklamo ni Cristina. Sa puntong ito ng interview, mangilid-ngilid ang luha ni Ramos. Immediately after, as following protocols, what we did was to refer the complaint to our disciplinary committee, which is headed by Attorney Eric Ingles. Mm-hmm. As we speak, he already gave instructions to the secretariat. Ayon kay Attorney Tulay, may karampatang parusa ang sino mang mapapatunayang lumabag sa regulasyon ng komite. Sanctions can range from suspension, mm-hmm. even ban. A ban? Yes. Opo, opo. So, maigpit pala. So, dapat talagang alam ito ng mga athletes natin. Ano po? Well, yes. Actually, alam nila yun eh. Oo. Yeah, we take complaints like this very, very seriously. Opo. The football community takes serious note on complaints, especially about racism and, of course, offenses against women. Nasa Nepal ngayon ang ASCALS bilang paganda sa AFC Challenge Cup. Pero sa isang pahayag, tiniyak ni ASCALS team manager Dan Palami na handa silang makipagtulungan sa imbestigasyon. Sa ngalan ng buong team, humingi rin siya ng paumanhin kay Ramos. Sa kabila naman ng paghingi ng paumanhin ni Palami, darindigan si Cristina dahil hindi niya palalampasin ang insidente. Usap kami ni Mr. Palami sa Philippine Football Federation office. Sinabi niya na nga, nagpapaumanhin siya on behalf of the players and on the team. Tinanggap ko on principle. Ngunit sinaad ko na it doesn't vindicate
the players, or it doesn't absolve them from the medyo from the crime. No, quote, yeah, quote unquote. Ako naman, Arnold Glavio, GMA News. Harassment.